morning guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito na naman tayo guys sa ano, workshop, work site namin. Nagko-continue tayo ng mga trabaho natin dito. Yan, naglalagay tayo ng mga anchor bolt pa rin. Dino-continue natin to kasi kailangan namin matapos guys itong isang linya na to. Pang-unang linya, pang-apat na linya. Ngayon, para sa bukas, panibagong line na naman. Yan guys, so ngayon ito ngayon yung work site namin. Halos sa nakaano na rin kami guys ng ano, nakakabit na rin kami ng ilan? 18 na ano, 18 na poste. Sa loob ng halos isang linggo guys kasi medyo mahirap pag-set. Lalo yung ano, layo. Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan guys, andito na naman tayo sa work site. Friday morning ngayon, so kailangan natin mag overtime kasi kailangan natin tapusin yung mga natira namin kahapon. Mayroon pa kasing dalawa na kailangan namin tapusin para bukas panibagong line na naman kami. Ayan, kasi bukas kailangan i-ano ng surveyor yung ano, ibang linya. Kaya yung plate na nandun sa kabila, kailangan namin tanggalin at ililipat sa kabilang line. Ayan. So, ito ngayon guys, yung i-continue ko lang kasi ng dalawa, yung dalawa na yun dapat matanggal. Malagyan ng plate. Para bukas, malagyan, masukatan na naman nila at ma-finalize kung ano yung sukat na kailanganin dito. So, ito guys, yung kailangan bukas, kailangan namin lagyan ng plate. Kaya kailangan namin matanggal yung dalawang plate doon para may lipat dito. Yan. So, ayan guys, update ko lang kayo sa mga ginagawa namin dito. Sana makuha lang ko ng video hanggang sa matapos to lahat sa paglalagay ng plate. Medyo masilan guys ang paglagay ng plate kasi kailangan mo talagang i-straighten. I-straight na i-straight yung pinaka ano, anchor bolt para yung paglagay ng ano ng poste, yung pinaka plate ng ano ng precast, diretso siya, hindi siya papaling-paling, hindi siya kailangan, hindi mo na kailangan i-balance pa. Dapat talaga guys, pag sinalpak mo yung ano, sinalpak mo yung plate ng precast sa poste, diretso lang siya, hindi na ano mo lang, hindi walang sabit para yung ano, para lang pupok-pukin. Dapat diretso lang talaga guys. Kaya yun, medyo masilan yung gawa natin. Kaya dapat guys, perfect. Perfect yung ano niya. Perfect yung level. Dapat naka-straight talaga todong straight. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Ito dapat, ito guys, dapat diretsyong diretsyo. Naka-level talaga siya. Kumbaga sa ano, walang paling, hindi nakaganyan, hindi nakaganyan. Dapat naka-straight talaga siya guys. Para paglagay nung plate na galing sa ano, factory, yung sa poste na, ano, straight na straight siya. Ganyan ito guys, oh, nakapaling. Dapat straight lang talaga siya. Ayan. So, ayan yung master welder namin. Ayan. Ayan si Francis. Lagyan to. Ha? Ayan. Lagyan mo lang dyan. Diretso. Sigit na. Ito guys yung dalawang poste magkatabi. So zone 1, yun guys yung zone 1 guys, halos sa matapos ng sukatan. Ito yung zone 1. Ayan. Isusunod na namin guys yung zone 2. Ito yung zone 2. Share yan na to. Ayan. So habang nag-aantay kami guys ng kuryente kasi walang kuryente, andito muna ako, paikot-ikot muna ako. Kasi hindi kami kapag-welding. Ayan. So, papakita ko naman guys sa inyo yung ano, ginawa namin. Kung okay na. Ayan. Ito guys. Ito guys yung tapos na. Ayan. So, naglagay kami ng mga braces sa ano, brace sa mga poste. Ayan, brace ng anchor bolt para hindi mo gumalaw. Yan. Kahit ganyanin mo, hindi siya gagalaw. Yan. Yan yung mga ano namin.
ginagawa namin. So ilang guys, may update ko lang kayo sa mga ano namin ginawa namin last mga few days na yung mga araw na natapos. Ayan, so ito yun pa. So gumamit kami ng tansi guys para dire-diretso. Ayan, tingnan mo ito. Ayan, may tansi yan, makita nyo ba? Ayan. 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 Initansihan namin yan guys kasi para dumiretso sa tapos naka-eskwala dapat guys. Ayan, medyo mahirap gaya ano dito, kaya nito guys tumama dun sa ano pinaka itong bakal na to, tumama dito dati, kaya ginawa ko binind ko siya para hindi siya matamaan at complete, para kompleto pa rin yung pinaka main ano natin, main steel natin, steel bar niya yung sa poste para hindi magkaroon ng hindi ihina, kompleto pa rin siya. Ayan. Ayan guys, yan. Ito guys, tapos na namin to lahat. Ayan, tapos na lahat yan. So may dalawa pa kami natira. Ayan, yan doon sa may kasama ko. Nantay lang namin kasi magkaroon ng power para ano, may i-continue namin. Ayan yan guys, ang ginagawa, nilagyan namin ng braces na ganito para ano, hindi gumalaw talaga. Yan o, tingnan nyo guys, hindi talaga gagalaw, naka-permis talaga sya. Ito yung ginawa namin ha. Oh, dapat tingnan mo guys, halos talaga pantay-pantay yung gitna, talagang gitnang-gita sya, dapat gitnang-gita. Yan o, yan o, dapat gitna sya. Ito guys, ang tolerance kasi nito, tumili lang wala guys, tumili lang, dapat tumili lang ang tolerance nito. Bil milli ang tawag nila dito, bil milli lang. Kapag lumampas ka sa 3 milli, naging 3 milli na, alanganin na yung plate mo guys. Kasi yung original na plate nito, yung pattern, yung pinaka ilalagay dito is ano, eksakto lang talaga. Ito kasi guys, 30 yan. So ang gagamitin nilang ano doon, butas sa may main plate doon sa poste is 28. So may tolerance, 2 tolerance lang, dalawa lang na 2mm lang yung tolerance. Ayan. Kapag lumampas ka pata sa tool, sa ano, 2mm, ay alanganin na yung plate mo guys. Alanganin na hindi na makapasok yung plate ng poste. Ayan. Tapos ito guys, ginawa namin ng gano'n, bibil, para ano, pagka hinigpitan mo yung plate, gumit na yung pinaka anchor bolt, nigit na siya. Ayan, ito yung naisip namin paraan para mas mapabilis yung trabaho namin guys. Oh, ayan, yan yung pinaka ano. Wala pang power guys, nag-aantay pa. So dito pa rin ako. Ayan, sayang nga, sa bilis sana. Hanggang alas 11 lang sana kami dito guys, pero walang kuryente, kaya siguro abutin kami ng ano, launa. Medyo kasi mahirap siguro guys, pag nagkabit kami ng ganito kasi kailangan mong i-balance. Inaabot kami minsan ng isang oras, dalawang oras, ganun, asat kalahati. Depende sa position nung ano, nung paglalagay namin ng anchor bolt. Kasi minsan guys, ito gaya nito. So guys, nasa gitna, tinamaan yung ano, yung ito, tinamaan. Tinamaan yung pinaka main na ano, main steel. Kaya kailangan namin to katingin dito, i-bend dito para gumanon lang. I-bend namin para hindi siya tumama dito sa plate. Plate ng anchor bolt. Ayan. Medyo maposisi guys. Ayan, tingnan mo, dalawa. Dalawa ang kailangan namin i-bend. Kaya ito pa lang guys, abutin na kami ng ano. Abutin na kami ng
Halos kalahating oras at kalahating oras na dyan. Or isang oras ganon. Mahirap talaga mag-sit guys kasi kailangan mo talagang i-sit. Tapos ngayon, may ginamit kaming ano. Ay wala dito. Ginagamit kaming level bar. Magnetic na para pag dinikit namin dito. Yan, pag dikit namin dyan, talagang tayong-tayo siya. Dalawang magnetic yon. Makikita niyo sana pag naglagay kami kaso walang kuryente. Magnetic siya. Yan. Tingnan niyo guys, pag hinigpitan natin, di ba tabingi niyan? Pag hinigpitan natin, magiging straight yan kasi may bibil yung ano natin. Ito nga, gaya nito. May bibil siya. Ayan, tignan mo, nakatibingi. Pero pagka inano yan, hinigpitan yan guys. Yan ng konti. Ganun mo ng konti, higikit na siya. Yan. Higikit na. Yan. Tingnan mo. Tingnan mo natin, higikit na siya. Higikit na siya. Oh. Yan. Nakatibingi pa yan. Higikit na siya. Ngayon, ang gagawin mo lang guys, putulin namin itong mga to. Puputulin yan para yon. Pwede nating i-move yung pinaka anchor bolt yung baba para umistret dito. Ayan o, nakatabingi siya. Pero ganyanin mo, gitna na siya. Ayan, gumitna na siya. Gitna na siya. Parang sa gulong guys. Di ba yung gulong may bibil din? Ayan, gulong ng sasakyan. Yung pinaka ano noon, pinaka bolt noon. Kaya may ganoon guys. Para sumintro siya, laging may sumintro, lagi siyang sintro pag hinigpitan mo. Ayun yan oh, kanina. Yan 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 oh. Ayan guys, tabingi siya, di ba? Tabi niya pag hinigpitan mo yan, habang hinigpitan mo kasi may bibil siya, gigit na yung pinaka angkor. Hindi. Naipit. Yan, ipitan mo lang ko lang sa ipit pala. Yan. Na. Kaya laking tulong nito, guys. Laking tulong talaga nito. Yung ginawa namin na 'to. Nakagawa lang kami siguro, guys, nung ganito pa lang ginagamit ng walang bibil, ito pa lang. Ito pa lang. Nakagawa rin kami, guys, ng apat na poste sa buong maghapon. Kasi ang hirap talaga maglevel na walang ganito. Maglagay ng poste na walang ganito. Hirap kasi pagka ano mo okay na. Tapos pagka ano mo na, yung weldingin mo na, mag-iiba na naman yung ano. Mag-iiba na naman yung takbo niya. Kasi hindi siya naka-permis. Ayan. Ayan guys, mamaya i-update ko kayo uli sa sunod na mga araw. At tingnan ko na, balikan ko na yung ano, kuryente kung maka meron na. See you guys, maraming salamat. Bye-bye. Yo guys, balot na balot ako. Kasi para hindi mangitim yung ating mukha. May tim na nga, mangingitim pa. So, kailangan natin konting pritiktan guys. Pati itong ano, kailangan natin din ng welding helmet na auto darkening para hindi tayo mahirapan sa pagkaano sa pag-welding. Kaya dapat pagka tinanggal mo yung welding galing kasi guys dapat maliwanag na agad para di kasi silip-silip. Yan. Yan. Di ba? Para kung si RoboCop, ay RoboCop. Yan guys. Kontingin natin kung gagawin natin. So kailangan din natin ng gloves. Kailangan natin rito guys. Thank you.
Ito guys yung sinasabi kong magnetic na ano, na level bar. Kaya pag dinikit mo na ganyan, hindi ka na mahirapang mag ano. Dapat ganyan guys. Tapos dapat kit ng kit na yung ano, tubig niya. Ayan guys. Pero yan, hindi mo guys, hindi tabingi pa yan. Kailangan nating i-level pa yan. Kailangan natin yan i-balance sa baba para umayos siya, gumit na yung tubig. Ayan guys. So ayan guys, ipapakita ko lang ng konting ano kung paano gagawin. Ayan. Guys, napakahirap yung gagawin, ginagawa ko. Thank you.
pwede ba akong balik na naman natin may so guys balik na natin may para yung center yung lang balik siya. Thank you.